So ngayong araw nga nagharap muli ang Los Angeles Lakers at pati na rin itong Denver Nuggets. Sa unang pagharap nga nila, sa Staples Center ito ginanap. Nanalo nga doon ang Lakers. At ngayon naman, sa bahay naman ito ng Nuggets gaganapin. Sa pag-umpisa nga ng laban na ito, medyo maganda ang labanan dahil palitan nga sila ng run. Nauna nga ang Denver Nuggets sa first quarter. Binigyan nila ang Lakers ng 9 points agad in 3 minutes at dalawa nga lang ang nascore ng Los Angeles Lakers. Pero gumawa nga itong Los Angeles Lakers ng 13-5 run. Kaya nga lumamang sila dito sa first quarter, 15-14. So palitan nga lang sila ng run itong dalawang team na ito. Kapag ang Los Angeles Lakers ay gumagawa ng run, magta-timeout nga ang Nuggets at sila naman ang gagawa ng run. So ganun nga naging istorya dito sa first quarter. Pero nga, sa buong first quarter, ang Denver Nuggets nga ang may hawak ng tempo ng laro. Sila ang nag-dictate ng pace. Pero pagtapos nga niya, ng Los Angeles Lakers naman na nag-control early sa second quarter. Sila na nga ang may hawak ng lamang at humahabol na nga lang itong Nuggets. So palitan nga lang sila ng score sa buong second quarter. At hanggang sa gumawa na ng run itong Denver Nuggets late sa second quarter. At dito na nga nangyari ang injury ni Anthony Davis. Achilles injury niya. Panoorin niyo. So parang wala namang contact na nagawa si Jokic sa ankle neto or sa Achilles neto ni Anthony Davis. Pero dito nga sa play na ito, na-re-injured nga ni Anthony Davis yung pinahinga niya ng dalawang game. Diba nga't hindi siya nakapaglaro ng 2 games dito para sa Los Angeles Lakers at last game lang siya nakabalik at ang pangalawang game niya na ito. Kaso nga lang, according to Woj, ito daw si Anthony Davis ay nere-aggravated his right Achilles tendonosis at meron daw swelling na nagaganap sa Achilles ni Anthony Davis. So kung makikita nyo yung picture na yan, ayan nga ang current injury ni Anthony Davis na pinahinga niya na ng dalawang game at naging okay nga siya. Pero nga mukhang hindi pa nga fully or 100% okay itong si Anthony Davis dahil na-re-injured niya ito sa kakaprasong move nga lang. So mukhang hindi pa nga 100% nang maglaro ito si Davis last game pati na rin ngayong game na ito. So kaya nga ganun na naman nangyari, mas lumala pa nga ang injury nito ni Anthony Davis. Pero nga, meron nga tayong nakuwang update habang ginagawa natin itong video na ito. According nga sa isang Lakers reporter na si Mike Trudell, ito itong si Anthony Davis ay merong right Achilles strain. So thankfully na hindi naging right Achilles torn ito nung kagaya nung kay Kevin Durant. So sinabi niya pa nga na itong si Anthony Davis ay mag-undergo ng MRI tomorrow para mas maging malinaw pa nga kung ano ba talagang nakuha or na sustain na injury ni Anthony Davis. So get well soon nga para kay AD at prayers up para sa kanya. Sana nga eh hindi maging malala ang kanyang injury na ito at makabalik na rin siya sa court para sa kanyang team na Lakers. Pero nga, back to the game. Dinominate na nga ng Denver Nuggets ang 3rd and 4th quarter. Hindi na nakahabol ang Los Angeles Lakers matapos silang matambakan ng 12 sa first half pa lamang. So yun nga nangyari, panay Nuggets na lang. Hindi na nga nakabalik ang Los Angeles Lakers. Nahirapan na rin sila. So natapos nga ang laban na may score na 122-105 in favor of Denver Nuggets. Si Nikola Jokic nga nanguna para sa Nuggets na may 23 points, 16 rebounds at 10 assists. So triple-double siya. Si LeBron naman ay may 22 points, 10 rebounds and 9 assists. So yun nga nangyari sa laban na ito ng Lakers at ng Denver Nuggets. So yun lamang guys para sa video natin ngayong araw. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you not subscribe, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!